Okay, mga kamarski, ito yung ano, yung charging ng full wave. Okay, mga kamarski, from Caloocan, so may NMAP dito na magpapa-rewiring ng ano na. Okay, mga kamarski, Domino's Sweet installation dito sa Mio. So, mga kamarski, welcome back mga kamarski. Okay mga kawarski, so ngayon ay nandito na ako sa bahay ng ano, customer na nagpapagawa ng Nova. So naka-skeleton siya. So di na tayo mahirapan magbaklas ng kahal. Okay. So mga kawarski, so explain ko muna sa inyo bago ko muna kambitan to, okay? So ito yung Nova J, mga kawarski. So sa mga nagtatanong nga pala, kasi tinatanong niya sa ano, sa... Yung marami kasi madalas nag-BPM sa akin, bakit daw nag-iinit ang regulator? Okay? So, bakit yun ang tanong nyo? Siyempre mga kawarski, pagka ganito ang regulator, normal na nag-iinit. Kaya nga may heating siya mga kawarski. Napansin nyo, may alloy siya. Kaya kasi alloy yan, yan ang pinaka-heat sink niya. Okay? So, normal lang talaga na nag-iinit ang regulator. So, hindi base yan kung nag-iinit ang regulator mo, okay? Ang basehan mga kawarski ay yung voltmeter, okay? So ngayon na kakabit ko muna yung liwa dito, okay? So ito yung liwa natin ang gagamitin. So ito ilalagay natin para ma-full wave na natin siya. So full wave na mga kawarski ang mga ano ba, ang Nova. So ibahin lang natin ang polarity ng ano na, ng mga ito sa may sakit niya. So, tatanggalin lang natin yung dilaw, then full wave na siya. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin. And then, kailangan na natin i-wiring itong liwa. So, may tutorial na ako dyan, mga kawarski. Panoorin nyo na lang. And then, sa mga nagtatanong, papaliwanag ko mamaya. So, yayarin ko muna itong ano, itong wiring. And then, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang batayan, kung sira ba o hindi ang regulator. Okay? So, tapos ito muna. Okay mga kawarski, siya nga pala. So, pagka magpo-full wave tayo, kahit anong klaseng motor mga kawarski, dapat tatanggalin natin yung sakit. Okay? So, yung liwa kasi mga kawarski, meron siyang sakit. Ito. Okay, so advisable ba ang may sakit mga kawarski? Depende po yan. Kung ang sakit ay ganito kalalaki, pipete. Okay. Pero mas maganda mga kawarski na walang sakit. Okay, so dapat nakarekta siya. Kasi nga, ang full wave mga kawarski, solid kasi ang kuryente na dumadaloy dyan. Kaya dapat, yung pag sasakitan nyo, hindi siya maluwag. Kasi pagka maluwag yan, may tendency uminit yung mga sakit pin niya mga kawarski. Kaya mas the best kung irerekta na lang natin siya. So dito mga kawarski, irerekta ko siya para hindi na siya mag-init. Okay, yung wiring hindi siya mag-init. Then dapat talaga mga kawarski, makapal ang wiring na ilalagay nyo. So yung iba kasi nagtatanong, bakit daw nag-init ang wiring nila? Isa lang po sagot dyan, manipis yung wiring ng electrical nyo. Dapat mas mataba. Itong stock kasi mga kawarski na Nova, solid ang mga wire na to, kaya okay lang. Okay. So ngayon mga kawarski, wiring ko muna and then pag finish na, sasabihin ko na sa inyo kung ano ba ang batayan, kung sira ang regulator o hindi. Kasi marami nagtatanong, bakit daw nag-iinit ganun. Huwag sa init mga kawarski nyo titignan kasi kaya nga may heatsink ang mga to kasi normal lang na nag-iinit. Okay? Hindi maglilayab yan, mag-iinit lang. Kaya mas maganda nakadikit to sa bakal. Yung sa may dati niyang pwesto. Okay, sa may dati niyang pwesto, dun yung siya ikakabit. Sa mga may pakita na sa video. Okay mga kawarski, so ito na ang full wave natin. Okay, so ngayon, dito natin kinabit yung pinaka ano nga niya. Dapat kasi yung regulator mga kawarski, nakadikit siya sa bakal. Then yung kasi yung pinakainit ng heatsink ng regulator, mapunta pa rin doon sa may bakal para nababawasan yung init niya. So sa mga nagtatanong, normal lang daw ba na nag-iinit ang ano, regulator? Normal lang mga kawarski kasi nga, kaya nga may heatsink yan, hindi po ba? Kung hindi pa kayo safety, lagyan nyo ng pine yan para lumamig, okay? So, pero mas okay na nakaganyan, na nakadikit sa bakal. So marami na ako nagagawang mga motor, na, lalo na sa mga Yamaha kasi malakas ang charging system niyan o mga coil nila.
mabilis talaga mag-init ang regulator. Ano ba ang batayan natin kung sira ang regulator o hindi? Siyempre, gumamit tayo ng voltmeter, okay? Kaya mas maganda, sa lahat ng mga motor natin, gagamit tayo na to. Kasi napakalaga na ito, mga Kaworski. Ang voltmeter ang magiging ano natin, guide kung abnormal na ba ang charging o hindi pa, okay? So, bibigyan ko kayo ng tamang idea na charging, kung good or bad na ang charging nyo, okay? So, yan mga Kaworski, makikita nyo yung battery niya. So, bagong-bago. So, pumapalo talaga ng 13-something yung ano niya, yung battery. Ngayon, pagka nag-charge sa, okay, so ni-start natin. So, pumapalo yan ng 14. So, minor pa lang yan mga Kaworski. So, kadami namin kasing start na ginawa kanina, kaya yung battery niya is nabawasan. Okay? So, naging 14.4 siya. Pero, ang palatandaan ko kasi mga Kaworski sa full weight ng mga Yamaha is 14.8. Full charge na yung battery. So, basta pumalo siya ng minor pa lang, ay 14.8 na, ibig sabihin, full charge na yung battery. So, safety yan. Kahit pumalo siya ng 15, safety po yan, mga Kaworski. Pero pag yung charging nyo is pumalo na ng 16, 17, madalas na ganun na ang palo niya, palitan nyo ng regulator. So, ibig sabihin na yun, sira na siya, mga Kaworski. Okay? Pero walang epekto to na makakasunog sa electrical wiring, okay? Ang gagawin niya lang kasi pagka overcharging na, ang sisirain niya mga Kaworski yung mga electrical wirings ng katulad ng mga flasher, okay, mga headlight niyo, CDI, pwede niya rin sirain yun. Pero kung susunugin niya yung harness mga Kaworski, hindi naman kasi masusunog ang harness kung hindi safety ang pag-electrical wiring or may mga balat-balat dyan na ano. Siyempre, pagka nagkadikit yung negative positive, dun talaga masusunog ang harness. Pero kung ano, mag-overcharge siya, hindi po masusunog ang harness mga Kaworski. Ang masisira dyan yung mga electrical wirings nyo. Okay? Pwede yung battery kasi pag nag-overcharge, lulobo siya. And then yung mga electrical wirings katulad ng signal light at saka headlight nyo. Okay? And then, yung CDI. So, yung CDI nyo mga Kaworski. Okay, so may idea na kayo mga Kaworski. And then kung may katanungan pa kayo about dito sa full wave, i-PM nyo lang po ako and then sasagutin natin.